Hi everyone, this is Teacher Wen. Welcome to my YouTube channel. Sa video natin yung araw nito ay matututunan nyo ang divisibility rule at kung paano ito nakakatulong sa factoring and of course sa pagkuhan ng GCF. Ayan. So, ngayong araw na ito, ang i-explain ko sa inyo ay yung divisibility rule kapag ang divisor ay 2, 5, and 10. Kung gusto nyo matutunan yung topic natin ngayong araw na ito, keep on watching! So, ang pag-aaralan natin ngayon ay divisibility rules para sa numbers na 2, 5, and 10. Okay, so mahalagang matutunan nyo yung about sa divisibility kasi malaki ang may tutulong niya sa inyo sa mga higher mathematics, especially sa division, of course, sa factoring at sa pagkuha ng GCF at LCM. So, mag-proceed na tayo sa una nating rule. A number is divisible by 2 if its last digit is 0, 2, 4, 6, and 8, or if the number is even. So, pag yung number ay even number, automatically, divisible na siya sa 2. So, ano yung mga halimbawa nun? Halimbawa yung 304. So, nag-e-end siya sa 4. Ibig sabihin, yung last digit niya ay even. It means that the number is even. Same with 510. So, it ends with 0 and 208. Okay? So, yung tatlo na yan, even lahat yan. Okay, next. A number is divisible by 5. If the last digit is 0 or 5. So, lahat ng number nagtatapos sa 0 o kaya sa 5, lahat yun ay divisible sa 5. Halimbawa, ayan, 305, 510, 285. And lastly, we have, a number is divisible by 10 if the number ends with 0. Okay, so yun 10, 20, 30, 40, ayan, tulad ng 410, 620 and 200. So, lahat na nagtatapos as a 0 ay divisible by 10. So, ganun lang kadali yung divisibility rule. Okay, para sa tatlo na yan. Kasi yan, tatlo na yan ang pinakamadaling tandaan. Kaya yan ang ating inuna. So, tayo ngayon nagpapatuloy sa application nito. So, gaya ng sinabi ko kanina, may apply mo yan sa factoring. Siyempre, pagka apply mo yan sa factoring or sa prime factorization, magagamit mo rin siya sa pagkuha ng LCM at GCF in the future. Pero syempre, magpo-proceed muna tayo kung paano siya i-apply sa factoring. Okay, so magsimula na tayo sa pagkuha ng prime factors gamit yung knowledge natin sa divisibility. So kung mapapansin nyo, ayan, itong mga numbers na to ay nag-e-end sa 0, 5, and 8. So, yung dalawa dito ay even, yung isa ay odd, pero nagtatapos siya sa 5. So, simulan natin sa number na 40. Okay, yung number na 40, so kung natatandaan nyo, yung divisibility rule natin, na kapag ang number ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8, or even number siya, siya ay automatically na divisible sa 2. And at the same time, kung ito naman ay nagtatapos sa 0, automatically divisible na siya sa 10 at saka sa 5. Okay, so bahala kayo. Pero ako, ayan, ipa-factor ko siya. Okay, ganito siya. Ako siya ipa-factor. So, since, ayan, it ends with 0, although divisible din naman siya sa 5 to, ayan, 10 yung gagawin natin, isang factor. Siyempre, kung 10 yun, gagawin mo 40 divided by 10, and the answer is 4. Okay? So, ngayon, itong dalawang to, hindi pa yan prime number. Therefore, mapa-factor mo pa yan. So, since ito ay 10, at pag dinivide mo yan sa 10 ay number itself, hahanap tayo ng mas mababang factor than 10. So, ang 10 ay divisible din sa 5. At divisible din sa 2. Okay, so kung 5 yung ilalagay mo dito sa isang factor, ano kaya yung sa kabila? So, 10 divided by 5, that is equal to 2. And then, pareho na silang prime number. So, dito naman, syempre, obviously, 2 lang. Okay? Divisible lang siya sa 2. So, kung 2 itong kabila, 4 divided by 2, the other factor is 2. So, the prime factors of 40 are 5, 2, okay, 2, and 2. So, it means that 5 times 2 times 2 times 2 is equal to 40. For our next example, we have 125. Okay, so medyo malaki yung number pero madali lang siyang i-factor.
So obviously, hindi mo siya pwedeng i-divide sa 10. Definitely, kasi hindi siya nagtatapos sa 0. Hindi mo rin siya pwedeng i-divide sa 2 kasi ang end or ang last digit number niya ay 5. So hindi even yung ating number. So pwede lang siyang i-divide sa 5. Ayan. So divisible siya sa 5. Okay, so para makuha may other factor, just divide this number by 5. So 125 divided by 5 at alam natin na yon ay 25. Okay, so 25 times 5 is 125. So yung 5 ay prime number na. Okay, ang factor na lang yan ay number itself na 5 at saka 1. Okay, ngayon yung 25, madidivide mo pa yan sa 5 since it ends with number 5. Ayan, so we have here now 5 and then 25 divided by 5 to find the other factor. Just divide and the quotient is 5. So therefore, the prime factors of 125 is 5. Or are 5, 5, and 5. It means that 5 times 5 times 5 is equal to 125. So last but not the least, we have here now 98. So obviously, yung 98 ay hindi mo pwedeng i-divide sa 5. Hindi mo rin siya pwedeng i-divide sa 10. Okay? Dahil hindi naman siya nagtatapos sa 0 or 5. So, sa 2 lang siya. Okay? So, 2. And then, 98 divided by 2. Of course, what is it equal to? The answer is 49. Okay. So, I guess, ayan, nagkaroon tayo ng 49. Alam naman natin na ang 49 ay 7 times 7. Kaya, ilagay na lang natin siya. Ganyan, 7 times 7. So, ibig sabihin, prime factors, or in prime factorization, 90 is equal to 2 times 7 times 7. Okay? So, ngayon, tingin tayo dito sa ating example. So, tinghanapan natin siya ng common factor. Okay, dito sa 40, saka si 40, saka si 125, meron siyang common factor. Ano yung common factor ni 40 at ni 125? So, may common factor siya na 5. So, ibig sabihin, wala nang iba. Okay, ibig sabihin, ang greatest common factor na niya is 5. Ngayon, si 40 naman at si 98, meron siyang common factor. Ang common factor niya lang ay 2. Okay, wala nang iba. So, ang greatest common factor ng 40 and 98 ay 2. Okay? So, ngayon, dito naman tayo. Si 125 naman kay 98. Wala kayong nakikitang common factor. Therefore, yung dalawang numbers na to ay walang common factor. Thanks for watching my video. Sana marami kayong natutunan sa akin ngayong araw na to. Please don't forget to subscribe on my channel and give this video a big thumbs up kung nagustuhan nyo yung discussion natin ngayong araw na to. Hanggang sa muli!